Yan mga bro, welcome back to my YouTube channel. Gagawin natin ngayon ay isang Samsung CRT TV na maliit lang ito, nasa mga 17 inches lang siya, pero yung screen niya flat. Yung nakikita yung trouble na yan, yan ang gagawin natin ngayon. Sa FB marami nagtatanong ng ganyang klaseng trouble, tapos iba-iba yung mga pinapayo nila. So, yan ang susubukan nating ayusin ngayon mga bro. Bali, bago yan mga bro, mag-shoutout muna tayo sa mga subscriber natin. Kay Onid Nok Marlon, kay Edwin Alayon, kay Welski Napinas, tsaka kay DJ Heart Lodi. Tsaka i-congratulate ko rin si ano, yung friends natin, si Dan Leal. Hindi ko alam kung anong paano magbitas yung apelido niya, kung Leal o Lil. Tsaka sa mga nagtatanong ng mga trouble ng ginagawa nila, eh, yung karamihan naman dun mga bro, eh, nandito na sa aking tutorials. Bali, para makita nyo, i-click nyo lang yung profile ko, yan. Tapos, click nyo yung video. Lalabas na lahat ng mga video ko, pati mga nauna pang mga video. Yun lang mga bro, bali buksan na natin itong ginagawa kong, yung gagawin nating TV. So nandito sa tabi ko yung anak ko, ang Google. Ayan o, buksan natin mga bro. Ito na yung board niya mga bro. Bali sa itsura nito, matagal na itong hindi nabuksan. Ayan, kung mapapasin nyo yung audio natin ngayon ay maganda-ganda, dahil medyo nag-upgrade tayo ng konti. Okay. Yung mahirap tanggalin yung laksakan. Bali yung trouble niya bro, kanina nakita nyo na, kung sa FB kayo magtatanong, maraming sasagot na sira niya ay yung CRT socket ito. Pero sa totoo hindi CRT socket ang sira, kapag ganun na rainbow. Bali, ang gagawin muna natin, actually meron ako na trouble dati, ganun ang sira niya, yung focus eh open, pero ito hindi, malamang hindi focus kasi karaniwang sira ng ganito eh nasa vertical section. Tama mga bro, vertical section ang sira, kahit na blurred siya na ganun. Possible na may kulang na supply o kaya open na yung isang pin ng vertical IC. So syempre para malaman natin eh, mag-check voltage muna tayo. Mas maganda kung mag-check voltage tayo sa mismong capacitor, dahil yung split voltage kasi yung supply ng vertical nito. Split voltage mga bro. Yan, bali medyo nakakahilo yung board niya kasi medyo ano, yung makintab yung board niya mga bro. Ito yung supply ng vertical, yung pin ng playback. So itong isa na to 16.5, yan makita nyo, dadaan siya ng resistor tapos diode, positive voltage yan. So susundan nyo lang tapos dito, bali nang i-check natin positive voltage, tapos yung isa naman negative voltage, ito yun, dadaan ng resistor tapos yan, mapapansin nyo yung diode baliktad, yan ang negative voltage. So ito yan, ayan, naka-indicate naman na yung positive niya yung ground. Ayun. So yan ang i-check muna natin. Ngayon kung normal naman yung voltage na yan, possible na yung sira natin eh yung ating vertical IC. So papalitan natin yung ating vertical IC. So isaksak muna natin tapos test voltage natin siya. Mag-oscillate na
So ito, positive 16, ayan, nasa 14 lang siya o 15 volts. Ayan. Bali, normal pa naman yung ganyan. Tapos yung isa ito, negative voltage, medyo mababa siya, sa mga 13 volts lang. Pero pag pinagsama mo kasi yan, ayun ang voltage niya, abot siya ng 28 volts. So possible na normal pa rin, pero mahina na yung capacitor. Pero sa ganung voltage, ano, dapat yung display natin hindi siya magbi-blurred. Kasi magbi-blurred siya kung kulang ang supply. Pero yan, blurred siya pero may supply pareho. So ang sira natin talaga yung vertical IC. Bali kung susundan natin siya, ayan, 28 volts. Diba? Ibig sabihin, umabot ng vertical IC yung supply. Ayan, umabot ng sa 26 volts. Pero kasi 24 volts, normal pa rin. Ayan, umabot siya ng 26. So, ibig sabihin, nakakapasok pa dito yung voltage natin. Kung kulang ang voltage, dapat nasa mga 14 volts lang siya, tapos blurred. Pero yan, 28 volts, blurred siya. Pero umabot ng 26 volts yung supply. So, open talaga yung ating vertical IC. So, baklasin natin tapos palitan. Yan mga bro, ito na yung ready ko na yung ipapalit natin na IC. 78040N. So, baklasin muna natin yung IC niya. Yung ipapalit ko. Nailagay rin. Tagal ng panahon. Palitan na natin, so testing na natin. Testing na natin agad-agad. Sinaksak ko na. Kaya nag-oscillate na siya. Kita niya, meron na siyang blue na matingkad. So, ayan na siya mga bro. Bali, try ko lagyan ng antena.
So ayan mga bro, nakikita niya meron na siyang display. Maayos na maayos na. So yun lang talaga naging problema natin, yung vertical IC na naging open yung isang pin. So sana may natutunan kayo sa aking maikling tutorials ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat mga bro. Welcome to Back Castle. So yun mga bro, bali okay na siya. Bali yung ibang parts niya, dahil matagal na itong hindi nabuksan, hihinangin ko na rin. Yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.